Hindi na bago sa atin kapag babae o lalaki ang nagiging kabit. Marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa isang may asawa na pumatol pa sa iba. Ano nga ba ang mararamdaman ng isang babae sa sandaling malaman niya na hindi babae ang karibal niya sa kanyang mister? Paano kung malaman niya na isang bakla ang kahati niya sa pagmamahal at atensyon ng kanyang asawa? Lalaban ka ba o susuko na lamang? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na sa una lang masaya ang pag-ibig. Kapag nagtagal ay magbibigay na po ito ng problema at sakit. Kung bakit ko nasabi yan ay sasagutin ko sa aking kwento. Ang pangalan ko nga pala ay Kimberly, 30 years old at merong isang anak. Kagaya ng aking unang sinabi, nagsimula ang love story namin ni Hector sa masaya. Parehas kaming galing sa mahirap na pamilya. Bata pa lamang ay magkaibigan na kami at pagtagal ay nagkahulugan ng loob. Hindi naging hadlang ang kakapusan sa pinansyal para kami ay maging masaya. Nang ligawan ako ni Hector noon ay naramdaman ko kaagad na siya na ang lalaking gusto kong maging ama ng mga magiging anak ko. Sinagot ko siya at nang mabuntis niya ako ay nagpakasal na kaming dalawa. Natatandaan ko pa kung paano ako sumbatan ng nanay ko dahil nabuntis ako sa edad na 21. Panganay kasi ako sa magkakapatid at inaasahan nila. Ang kinikita ko sa factory bilang panggasto sa aming pang-araw-araw. Hindi na raw nila ako maaasahan dahil meron na akong sariling pamilya. Bumukod na ako sa pamilya ko at sumama kay Hector. Natatandaan ko na sobrang simple ng kasalan naming dalawa. Kasalang bayan pa nga iyon, one-layered cake, pansit, fried chicken, menudo, kanin at orange juice lamang ang aming handa. Yung wedding gown na ginamit ko ay hindi ko gusto ang design, pero dahil yon ang pinakamura ay yon ang inarkila namin. Sa awa ng Diyos, nakaraos kami sa araw ng aming pag-iisang dibdib. Kahit pangarap ko talagang isang engranding kasal ay sinabi ko na lamang sa aking sarili na hindi na mahalaga kung magarbo o simple ang kasal dahil ang totoong hamon sa mag-asawa ay mangyayari pagkatapos ng kasal. Sayang ang engranding kasalan kung maghihiwalay din pala kayo. Ganon ang iniisip ko para hindi masyadong sumama ang aking loob. Tumira kami ni Hector sa isang maliit na apartment na may isang kwarto. Factory worker din siya kagaya ko. Alam ko na hindi gaano kalaki ang sweldo niya. Sa mga unang buwan ng aking pagbubuntis ay patuloy akong nagtatrabaho upang makadagdag sa aming ipon para sa aking panganganak. Nasaid talaga kami ng dahil sa aming pagpapakasal. Nang ilang buwan na lamang ay kabuwanan ko na ay kinailangan ko nang huminto sa pagtatrabaho dahil delikado na para sa aking pagbubuntis. Ang perang naipon ko ay napunta sa mga gamit ng baby at check-up. Nahirapan tuloy si Hector dahil mag-isa na lamang siyang nagtatrabaho para sa amin. Ngunit kahit nakikita kong nahihirapan ang asawa ko ay hindi niya yon sinasabi sa akin. Hindi siya dumadaing kahit ramdam ko na gusto na niyang sumuko. Isang malaking problema ang nangyari ng mga nakako. Sumailalim ako sa emergency cesarean section. Hindi kami naging handa pagdating sa pera dahil inakala namin ni Hector na normal delivery lamang ang mangyayari sa akin. Iniisip ko na magtatagal kami ng anak namin sa ospital dahil hindi namin alam kung paano mababayaran ang mga bills ko sa ospital. Pero nagulat ako nang sabihin ni Hector na uuwi na kami kasama si baby. Seryoso ka ba Hector? Makakauwi na kami? Hindi makapaniwala kong tanong sa aking asawa. Oo, nabayaran ko na ang lahat ng dapat na bayaran. Sa bahay ka na magpagaling ng tahimo. Ginawan ko talaga ng paraan kasi alam kong nai-stress ka habang tumatagal ka rito sa ospital. Nakangiting tugon naman ni Hector. Saan ka kumuha ng pambayad? Alam ko na sa sobrang laki ng bill natin dahil sa cesarean na ito, eh nagnakaw ka ba Hector? Magsabi ka sa akin ng totoo. Nababahala kong sambit. Kapag babagong panganak ay nagiging OA talaga, natatawa niyang biro.
Sa tingin mo ba ay magagawa akong magnakaw, Kimberly? Mahirap ako pero hindi ako pinalaki ng nanay at tatay ko para maging kriminal. Nangutang ako sa supervisor namin. Naawa siya sa akin kaya hindi na niya tinubuan pa. Dugtong na paliwanag ni Hector. Nawala ang kaba ko sa mga sinabi ng asawa ko, Papa Dudut. Naniniwala ako na hindi mula sa masama ang perang ginamit niya na pambayad sa hospital bills. Masaya ako kasi nakauwi na ako ng araw na yon. Sinabi ko sa aking sarili na sa sandaling makabawi ako ng lakas mula sa panganganak ay babalik ako sa pagtatrabaho para matulungan si Hector sa pagbabayad ng utang namin sa supervisor nila. Inaram muna namin ang kapatid na babae ni Hector na 18 years old para meron akong kasama habang hindi pa magaling ang tahi ko sa tiyan. Hirap pa rin kasi akong kumilos at hindi mabuti. Nawala akong kasama sa apartment habang nasa trabaho si Hector. Mahigit 4 na buwan din naming kasama ang kapatid ni Hector at kahit papaano ay nagbibigay kami sa kanya. Ilang buwan na lang at first birthday na ng anak namin. Nalulungkot ako kasi hanggang sa panahon na yon ay hindi pa namin siya napabibinyagan dahil sa kapos kami sa budget. Isang taon na pala si baby sa susunod na buwan. Hindi pa rin natin siya napapabinyagan. Paalala ko kay Hector habang magkatabi kaming nakahiga. Pagsabay na lang natin ang celebration ng birthday at binyag ni baby para makabawas tayo ng gasto sa handa. Ano sa tingin mo? Ang turan pa ni Hector. Maganda nga yun. Isahing handa na lamang natin. Pero may pera ba tayo? Ubus na ang naipon natin, ang sabi ko. Huwag ka mag-alala, Kimberly. Ako ang bahala. Gagawa ko ng paraan. Tugon pa niya sa akin. Umasa ako sa sinabi ni Hector pero ang nasa isipan ko ay hindi magiging magarbo ang binyag at birthday ng aming anak. Kaya sobra akong nagulat nang malaman na marami kaming pagkain na ihahanda para sa araw na iyon. May 2-layered cake, isang buong lechong baboy at kung ano-ano pa. May mga lobo at halos lahat ng katrabaho ni Hector ay imbitado. Ang dami tuloy tao sa harapan ng aming apartment. Mabuti at mabait ang may-ari dahil pinayagan kami na gamitin ang malawak na space sa harapan ng apartment. Inakala ko na hindi magiging ganong kabongga ang araw na yon kaya pamilya ko lamang ang aking inimbita. Akala ko ba ay wala kang pera, Kimberly? Ganito bang walang pera? Ang daming handa. Madamot ka na ngayon ha? Nangingi ako sa iyo nung isang araw ang sabi mo ay wala kang pera. Bulong ng nanay ko sa akin. Nanay, wala po talaga akong pera. Kahit ako ay nagugulat sa mga handang merong kami. Siguro po ay umutang si Hector. Tugon ko sa nanay ko. Ang damot mo pa rin. Kahit anong sabihin mo. Irap ni nanay sa akin. Ipagtabi mo ko ng ulo ng lechon na akin yon, iuwi ko. Dugtong niya bago ito iniwanan. Medyo sumama ang loob ko sa nanay ko sa mga sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Ngunit mas masama ang loob ko kay Hector dahil hindi niya sinabi sa akin na magiging ganon kagarbo ang handa namin. Hindi sa ayoko na magkaroon ng maraming handa ang aming baby, Papa Dudut. Sama lang ang loob ko sa aking asawa dahil nagmukha akong tanga sa araw na yon. Sana man lang ay naisip niya na asawa niya ako. Dapat ay ipinapaalam niya sa akin kung saan siya kumukuha ng pera para sa okasyon na yon sa buhay ng anak namin. Hindi naman siya matanong dahil marami pang bisita. Ayokong sirain ang araw na yon. Ipinakilala ako ni Hector sa mga katrabaho niya. Nakilala ko ang lalaking supervisor niya sa trabaho. Kaya nang makita ko na mag-isa ang supervisor nila ay lumapit ako at kinausap ko siya. Sir, maraming salamat po sa pagpapahiram ninyo ng pera kay Hector noong nanganak ako. Napakalaking tulong po niyon sa amin. Pagpapasalamat ko sa kanya. Kumunot ang noon niya at parang nagtataka. Anong sabi mo? Umutang si Hector sa akin ng pera? Ulit niya sa sinabi ko. Opo, ang sabi niya kasi sa akin ay sa supervisor niya sa trabaho siya ng hiram. May iba pa po bang supervisor si Hector? Naguguluhan kong tanong. Ang iniisip ko ay baka maling tao ang napasalamatan ko. Eh ako lang ang supervisor ni Hector sa linya namin.
Saka hindi nangutang si Hector sa akin. Wala akong natatandaan na may utang siya sa akin kahit piso. Natatawa pa niyang sagot. Nang malaman kong nagsinungalin si Hector tungkol sa pinagkunan niya ng pera noong nanganak ako ay mas lalong sumama ang loob ko sa kanya. Gigil na gigil akong kausapin siya pero masyado pang maraming bisita. May mga dumarating pa kahit na gabi na. Inayos ni Hector ang lamesa at mga upuan sa harapan ng bahay. Yun pala ay magiinuman sila ng mga kaibigan at katrabaho niya. Meron pang video okay? Ang daming alak at hindi ko na talaga alam kung saan kumuha ng pera si Hector para ipambili ng mga yon. Ang una kong naisip ay may illegal na ginagawa ang asawa ko, Papa Dudut. At hindi niya yon sinasabi sa akin dahil alam niya na magagalit ako. Habang nagiinuman ay isang bisita ang nakuha ang aking atensyon. Sa unang tingin ay inakala kong isa siyang babae. Maganda, sexy, matangkad, maputi at mahabang buhok. Nang marinig ko siyang magsalita ay doon ko nalaman na bakla siya. Pero humanga ako sa ganda niya. Akalain mo talaga na isa siyang tunay na babae at mukha pa siyang mabait. Tumabi ang bagong dating kay Hector habang ako ay pumasok na sa loob ng apartment para patulugin na si baby. Maya-maya ay pumasok si Hector kasama ang kapatid niya. Aniya ang kapatid muna niyang bahala sa baby namin. Lumabas daw muna ako at samahan siyang i-entertain ang mga bisita niya. Sinasama niya ako sa inuman nila. At para hindi ako masabihang KJ ay sinunod ko si Hector. Umupo ako sa tabi niya at umusog yung bakla para magkaroon ako ng spasyo sa tabi ng aking asawa. Hello, ang ganda mo pala. Ako pala si Michelle, friend ni Hector. Ang bakla ang unang nagpakilala sa akin. Naku, thank you. Ako si Kimberly. Ikaw nga rin eh, ang ganda. Maghiliw kong sagot. Binola mo pa ako. FYI, baka nalilito ka ha, hindi ako girl. Natatawa niyang pag-amin. Dahil sa puro lalaki ang kainuman namin ay kaming dalawa lang ni Michelle ang naging magkakwentuhan. Magaan ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Masaya siyang kausap kaya tawa ako ng tawa sa mga sinasabi niya. Aniya ay dati raw siyang entertainer sa Thailand at nang makaipon ay pinagawa na niyang lahat-lahat sa kanya para maging isang ganap na babae. May spa business siya at bukod doon ay meron din siyang farm sa probinsya. Naisip ko na sobrang yaman ni Michelle. Lahat na pala ay nasa iyo, Michelle. Humahanga kong sambit. Hindi rin. Wala pa sa akin ang lahat. Malungkot nga ako kasi 30 na ako pero wala pa rin akong jowa. Malungkot niyang sabi. Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Yes, may gusto ako pero hindi na siya pupwede. Taken na. Naku, itagay na lang natin ang kawalan ko ng jowa, ang sabi pa ni Michelle. Napansin ko na kapag tinatagayan ako ni Michelle ay sobrang dami ng alak na inilalagay niya sa shot glass. Pero hindi ko yon binigyan ng ibang kahulugan. Ang sabi ko pa ay walang problema kahit malasing ako dahil may nagbabantay sa anak ko. Saka minsan lang ang ganong okasyon kaya dapat ay sinusulit ko na. Halos madaling araw na ay nasa inuman pa rin kami. Nagpaalam si Michelle sa akin na makikigamit ng CR. Meron kaming sariling CR sa unit namin pero itinuro ko sa kanya yung common CR na mas malapit. Pero ipinilit niya na sa CR sa unit namin magbanyo kaya hinayaan ko na lamang siya. Paglingon ko sa kinakaupuan Hector ay wala pa rin siya doon. Nang tanungin ko ang katabi niya ay hindi raw nito alam. Hindi nagtagal ay bumalik na rin si Michelle at nakita ko na kasunod niyang lumabas ng apartment namin si Hector. Nagkaroon ako ng masamang kutob pero agad din yung nawala dahil naisip ko na hindi papatol si Hector sa kagaya ni Michelle. Sobrang imposible yon. Kilala ko ang asawa ko, Papa Dudut, at hindi siya ganon. Kinabukasan matapos ang birthday at binyag ng baby ko ay doon ko na kinausap si Hector. Sinabi ko sa kanya na nakausap ko na ang supervisor niya at sinabi nito na wala siyang utang doon. Tinanong ko rin siya kung saan niya kinuha ang perang ginamit niya sa mga inihanda namin. Pero panayang iwas niya sa akin, Papa Dudut.
Katwiran pa niya ay nagpasalamat na lang sana ako kasi nairaos namin ng maayos ang binyag at birthday ng anak namin. Kaya lang ay hindi yon pwede sa akin. Nagmumukha akong tanga sa ginagawa niyang paglilihim sa akin. Hector, asawa mo ko. Sinasabi mo sa akin dapat lahat. Umamin ka nga sa akin? Nagbebenta ka ba ng ipinagbabawal na gamot kaya ang dami mong pera? Pasigaw na tanong ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit panaroon ang kapatid niyang babae. Hindi ako pusher, Kimberly. Maging masaya ka na lang kasi may pinagkukunan ako ng pera. Bulyaw pa niya sa akin. Sa gitna ng pagsisigawan naming mag-asawa ay lumapit sa amin ang kapatid ni Hector habang buhat ang anak ko. Ate kuya, okay lang ba si baby para kasing kulay blue ang labi at kuko niya? Kinakabahan na sabi niya sa amin. Nawala ang galit ko para sa aking asawa at napalitan niyo ng pagkataranta at kaba para sa itsura ng anak ko. Hindi ko alam kung namumutla ba siya o ano pero parang asul nga ang labi at kuko ng anak ko. Agad naming dinala ang anak ko sa ospital. Sinamahan ako ni Hector na kagaya ko ay natataranta na rin matapos ang ilang test sa baby namin. At sinabi ng doktor na may congenital heart disease ang anak namin ni Hector. Meron siyang buta sa puso at kinakailangan itong operahan at sumailalim sa gamutan. Tinakasan ako ng lakas ng sandaling yon, Papa Dudut. Wala akong kaalam-alam sa kondisyon ng anak ko. Sinisisi ko pa ang sarili ko dahil noong ipinagbubuntis ko siya ay maraming beses akong hindi nagpunta sa aking check-up dahil sa kakapusan ng pera. O baka may ginawa ko habang nasa tiyan ko siya na naging dahilan para magkaroon ng problema ang puso ng anak ko. Yun na ang pinakamatinding dagok sa buhay ko na naranasan ko, Papa Dudut. Matatanggap ko pa kung ako ang nagkaroon ng sakit. Pero hindi ang aking anak. Masyado pa siyang bata. Mas lalo pa akong namroblema nang malaman kong gaano kalaki ang kailangan naming pera para sa operasyon at gamutan. Hindi ko alam kung saang sulok ng mundo ko hahanapin ang ganong kalaking pera, Papa Dudut. Kung ako ay natataranta kung saan kukuha ng pera ay kabaliktaran ako ni Hector. Hindi ko siya kinakitaan ng pagkabahala ng sabihin sa amin kung magkano ang aming kinakailangan. Hector, saan tayo kukuha ng pera? Wala akong mahihiraman sa mga kakilala ko kasi kapusta rin silang lahat kagaya natin. Paano na ang anak natin? Umiiyak kong tanong sa aking asawa. Ako nang bahala. May pagkukunan ako ng pera. Huwag ka na mag-isip ng kung anong ano dyan. Tugon pa ni Hector. Eh, saan ka ba kasi kumukuha ng pera? Sabihin mo na sa akin. Huwag mo nang alamin. Ang importante ay maoperahan ang anak natin. Mabubuhay siya ng mas matagal. Sigaw pa ni Hector. Umalis si Hector ng bahay namin ng araw na yon, Papa Dudut. Dalawang araw siyang nawala at pagbalik niya ay may dala na siyang pera para sa operasyon ng anak namin. Hindi muna ako nagtanong at nagsalita, Papa Dudut. Hinayaan kong kumilos si Hector. Naoperahan ang baby namin at naging successful ang operasyon sa kanya. Pero kailangan pa rin namin ang pera para sa kanyang gamutan. Nagtaka ko kasi meron pa rin budget si Hector para sa gamutan ng aming anak. Hindi ko talaga mapiga si Hector para sabihin sa akin ang totoo. Palagi niyang sinasabi sa akin na wala akong dapat na ikabahala dahil wala siyang ginagawang labag sa batas. Hindi raw siya gagawa ng illegal para lamang magkaroon ng perang ipanggagamot sa aming anak. Sumuko na ako sa pagtatanong kay Hector. Naniwala ako sa kanya na hindi sa masama niya kinukuha ang perang ginagamit niya para sa gamutan ng anak namin. Nagpapatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa factory habang ako ay hindi na nakabalik pa sa aking trabaho dahil mas pinili ko na ako na mismo ang mag-alaga sa aking anak. Mas kailangan niya ang aking kalinga lalo na sa kondisyon ng kanyang puso. Hanggang sa magtatatlong taon na ang anak ko ay tuloy pa rin ang gamutan niya. Sa third birthday niya ay marami na namang handa. Ganon din noong second birthday niya at lahat ng yon ay dahil kay Hector, Papa Dudut.
Sa celebration ng third birthday ng anak ko ay naroon muli si Michelle. Natuwa ako kasi nagkita kaming muli. Wala kasi siya noong second birthday ng anak ko kaya matagal bago kami muling nagkita. Meron ulit inuman. Natawa pa nga ako kasi kami ulit ang magkatabi sa upuan. Kwentuhan ulit kami ni Michelle. Wala pa rin daw siyang boyfriend pero happy siya kasi nadagdagan ng branch ang spa niya. Ganun nga daw siguro kapag swerte sa negosyo ay malas naman sa love life. Matagal na ba kayong magkakilala ng asawa ko? Tanong ko kay Michelle. Oo, nakatawang sagot niya. Talaga? Eh paano pala kayo nagkakilala ni Hector? Hindi ko kasi naitanong sa inyo nung nandito ka eh, ang sabi ko pa kay Michelle. Magkababata kami, lalaki pa ako noon tapos eh kaibigan na niya ako. Nakita ulit kami 5 years ago at nagulat siya kasi babae na ako. Ayaw niya na ang kaibigan niya na Michael ay Michelle na ngayon. Nakatawang sagot pa ni Michelle. Sa naging sagot ni Michelle ay alam ko na nagsisinungaling siya, Papa Dudut. Magkakilala na kami ni Hector noong mga bata pa kami at wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng kaibigan na Michael ang pangalan. Kung ano ang dahilan niya sa hindi niya pagsasabi ng totoo ay wala po akong ideya ng sandaling yon. Bigla tuloy ako nagkaroon ng pagdududa kay Michelle. Hindi ko pinapahalata yon sa kanya. Umikot ang tagay hanggang sa mapansin ko na sinadya ulit ni Michelle na taasan ang tagay kapag ako na ang iinom. Ang hinala ko ay nilalasing niya ako kaya kapag may pagkakataon ay pasimple kong itinatapon sa gilid o likuran ko ang alak at nagkukunwari akong umiinom. Maya-maya ay tumayo si Hector at pumasok sa loob ng aming apartment. Sumunod na nagpaalam si Michelle na gagamit daw ng banyo. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako ng oras na yon, Papa Dudut. Tumayo ako at sinundan si Michelle sa loob ng apartment. Wala akong nakitang tao sa loob, ang anak ko ay nasa labas kasama yung kapatid ni Hector. Nagtaka ako kasi alam ko na pumasok si Hector at Michelle sa aming apartment kaya bakit kahit isa sa kanila ay wala doon. Doon ako nagkaroon ng hinala na pareha silang nasa loob ng banyo. Matyaga ako naghintay sa labas ng banyo kahit medyo nahihilo ako dahil sa alak. Halos 10 minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto ng banyo at doon ay nakita ko si Hector at Michelle na magkasabay sanang lalabas kahit sila ay nagulat nang makita nila ko. Hindi ako tanga para hindi malaman ang ginawa nila sa banyo. Nagdilim ang paningin ko at hinablot ko ang buhok ni Michelle. Sinabunutan ko siya sa sobrang galit ko ng oras na yon. Napaupo pa nga si Michelle sa sahig ng banyo. Kinuha ko ang isang timbang may lamang tubig at ibinuhos ko yon sa kanya. Gusto mo ng sabon, Michelle? Maligo ka kasi napakadumi mong bakla ka. Nagpupuyo sa galit na sigaw ko sa kanya. Mabuti at malakas ang video kaya sa labas kaya siguro ay hindi naririnig ng mga bisita ang sigawa na nangyayari sa loob ng aming apartment. Pilit akong inawat ni Hector at inilayo niya ako kay Michelle na kahit basang-basa ay tumayo pa rin at hinarap ako. Napakababoy ninyong dalawa? At ikaw Hector, ang kapal ng mukha mo? Magkakaroon ka na lang ng kabit eh bakla pa? Sigaw ko sabay sampal sa aking asawa. Tumahimik ka Kimberly. Baka marinig ka ng mga katrabaho ko sa labas. Pagsasaway ni Hector sa akin. Gagawa ka ng kababuyan tapos eh mahihiya ka? Hindi ba kayo kinikilabutan? Dito pa mismo sa pamamahay ko kayo gumagawa ng ganyan? Gusto mo bang ipagsigawan ko sa labas ang totoo? Para mapahiya kayong dalawa ng bakla mong kabit? Pagbabanta ko. Eh bakit kasi hindi mo sabihin sa asawa mo ang totoo, Hector? Sabi ko naman kasi sa iyo eh, sabihin mo na sa kanya dati pa. Umabot pa tuloy tayo sa ganito. Ang singit ni Michelle at hindi ko siya kinakita ng takot kahit nahuli ko sila. Naguguluhan akong napatingin sa aking asawa. Nakayuko siya at parang nahihiya. Hector, anong totoo? Anong sinasabi ng kabit mo? Sumagot ka! Naguguluhan kong tanong. Hindi siya sumagot, Papa Dudut. Sa klase ng tingin ni Michelle sa akin ay doon ko nakuha ang posibleng sagot. Nanghina ako sa aking naisip na baka si Michelle ang taong nagbibigay ng pera sa asawa ko. Huwag mong sabihin na si Michelle ang nagpautang sa iyo ng pera noong nanganak ako at noong birthday at binyag ng anak ko. Hindi makapaniwalang tanong ko kay Hector.
Hindi lang yun, Kimberly. Pati na ang pinang-opera ng anak ninyo hanggang sa maintenance niya at itong ginaso sa birthday ng anak mo ay akin galing. Saka hindi yun utang kundi bigay, tugon pa ni Michelle. Para akong pinagbagsaka ng langit at lupa ng sandaling yon, Papa Dudut. Ayoko maniwala sa mga sinasabi ni Michelle dahil isang malaking sampal para sa akin na ang gumasto sa panganganak ko at sa pagpapaopera ng anak ko ay walang iba kundi ang kabit ng aking asawa. Nagbanta ako sa kanila na ipapahiya sila sa labas kung hindi sila aalis ni Michelle. Matiwasay na umalis si Michelle at nang kami na lamang ni Hector ang nasa apartment ay saka ako umiyak. Inamin niya sa akin na matagal na silang magkarelasyon ni Michelle. Nakilala niya ito bago kami ikinasal. Nagpunta raw si Hector sa spa ni Michelle kasama ang ibang katrabaho nito at doon ay nagkakilala ang dalawa. Tanggap daw ni Michelle na may girlfriend noon si Hector kahit ang pagpapakasal namin ay tinanggap din ni Michelle. Dahil sa mayaman si Michelle ay sa kanya lumalapit ang aking asawa tuwing kailangan nito ng pera. Nanlumo talaga ako, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak. Dahil lang naman sa pera, kaya ka nakikipagrelasyon sa kanya, hindi ba? May nangyayari sa inyo kasi para mabayaran mo ang utang na loob mo sa kanya? Tama naman ako, hindi ba? Umiiyak kong tanong kay Hector. Ang hindi pagsagot ni Hector ang talagang dumurog sa puso ko. Sa pananahimik niya ay alam ko na ang sagot pero gusto ko pa rin na manggaling mula sa bibig niya. Kaya pinilit ko siyang sagutin ng aking tanong na yon. Masaya ako kapag kasama ko si Michelle. Bukal sa loob ko ang pakikipagrelasyon sa kanya. Hindi niya ako pinilit. Yung perang ibinibigay niya sa akin ay kusang loob niya na ibinibigay. Kapag alam niya na may problema ako ay hindi ko na kailangan manghingi sa kanya kasi nagbibigay na siya kaagad. Pag-amin pa ni Hector. Mahal mo ba siya? Humahaguluhol kong tanong. Isang tango ang isinagot ni Hector. Tuluyan ang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na ang kabit ng aking asawa ay hindi isang tunay na babae. Siguro ay hindi ako gaanong masasaktan kung ginawa niya yon ng dahil lamang sa pera. Pero hindi eh, mahal niya si Michelle kahit na bakla ito. Lumiit ang tingin ko sa aking sarili. Tinanong ko ang aking sarili kung pangit ba ako. Hindi na ba ako maganda? Kaya ipinagpalit ako ng asawa ko sa isang binabae. Ang unang desisyon na nabuo sa isipan ko, Papa Dudut, ay hiwalay na si Hector at hayaan silang magsama ni Michelle. Pero binawi ko yon, Papa Dudut. Kapag kasi ginawa ko yon ay binigyan ko lang silang dalawa ng kasiyahan. Pinanghawakan ko ang kasagraduhan ng aming kasal. Ako ang asawa ni Hector, kaya kung merong dapat na lumayo ay si Michelle yon at hindi ako. Nilakasan ko ang aking loob para sa aking anak. Sinabi ko sa aking sarili na ipaglalabang ko si Hector. Hindi siya pwedeng tuluyang maagaw ni Michelle sa akin. Nang malaman ko ang relasyon ni na Hector at Michelle ay naging garapal na si Hector sa pakikipagkita sa kabit niya, Papa Dudut. Umaalis siya nang hindi nagpapaalam at pag-uwi ay meron na siyang dalang gamot ng aming anak at pera. Hindi ko na siya tinatanong kung saan galing yon dahil alam ko na ang sagot. Tiniis ko ang pakikipagkita ng aking asawa sa kabit niya. Ang iniisip ko ay ang aking anak. Kailangan namin ng pera upang ipagpatuloy ang gamutan niya. Kahit sobrang sakit ay ipinipikit ko na lamang ang aking mata. Iniiyak ko na lamang ang lahat kapag mag-isa na ako. Simula nang malaman ko ang sekreto ng aking mister ay nagkaroon na ng malaking lamat ang aming pagsasama. Magkasama nga kami sa isang bubong pero parang hindi naman nakikita ang isa't isa. Hindi kami nagkikibuan at nagpapansinan. Ayoko siyang kausapin dahil alam ko na puro masasakit na salita ang lalabas sa aking bibig. Minsan habang magkatabi kami sa higaan ay tila biglang nag-init si Hector. Niyakap niya ako at hinalikan sa labi ko. Iniisip ko na hindi maganda na matagal kaming magkaaway ni Hector. Sinubukan kong gumante sa yakap at halik niya pero nang bigla kong maisip ang mga bagay na maaaring ginagawa ni na Michelle at Hector ay bigla kong nandiri sa aking asawa.
Itinulak ko siya at napaiyak ako kasi naramdaman ko ulit ang labis na sakit. Hindi ko na kayang sumiping sa iyo. Nakakadiri ka, Hector. Umiiyak na sabi ko sa asawa ko. Walang nakakadiri na magmahal ng isang bakla. Pangangatwiran pa niya. Tama ka, walang nakakadiri para sa isang lalaki na magmahal ng bakla. Nandidiri ako sa iyo dahil kahit may asawa ka na, ay nagawa mo pang maghanap ng iba. Galit kong sabi. Kung hindi ko nakilala si Michelle, baka wala ng anak natin. Hanggang ngayon ay siya pa rin ang gumagaso sa gamutan ng anak natin, Kimberly. Pagturan pa ni Hector. Sa sinabing yun ni Hector ay gumawa ako ng paraan upang malaman kung saan nakatira si Michelle. Nang minsan umalis si Hector ay sinundan ko siya. Pinagbantay ko muna sa mag-asawa sa kabilang unit ang aking anak. Doon ko nalaman na sa isang malaking bahay pala nakatira si Michelle. Muli akong nakaramdam ng panliliit, Papa Dudut. Hindi ko kasi kayang mabigyan si Hector ng ganong kalaking bahay. Kahit anong aking gawin samantalang si Michelle, hindi lang malaking bahay ang kayang ibigay sa aking asawa. Lahat ng gusto ni Hector ay kaya niyang ibigay dito. Bumalik ako sa bahay ni Michelle. Sumigaw ako ng sumigaw sa may gate hanggang sa lumabas na siya. Kimberly, bakit ka nag-iiskandalo dito? Tanong niya sa akin. Gusto kitang makausap. Layuan mo na ang asawa ko, Michelle. Ang sabi ko sa kanya. Tinawanan lamang niya ako. Kailangan ako ni Hector. Hindi mo siya mauutusan na layuan ako. Saka hindi mabubuhay ang anak ninyo kung wala ako. Nagmamalaking sabi pa ni Michelle. Kaya nga nandito ako para sabihin sa iyo na hindi na namin kailangan ng tulong mo. Gusto kong tumigil ka na sa pagbibigay ng pera sa asawa ko para sa pagpapagamot ng anak namin. Kaya layuan mo na si Hector. Kung ang ipinagmamalaki mo rin lang ay ang perang ibinibigay mo sa kanya. Matapang kong sabi kay Michelle. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Kimberly? Baka maniwala ko at itigil ko ang pagsustento kay Hector para sa anak mo. Paghahamon pa niya. E di itigil mo. Wala akong pakialam basta tigilan mo na rin ang asawa ko. Madiin kong sabi sa kanya. Pinairal ko ang pride ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Naisip ko rin na baka hindi talaga mahal ni Hector si Michelle. Siguro ay naguguluhan lamang siya sa nararamdaman niya dahil nabibigyan siya ni Michelle ng pera. Pwede rin na dahil sa utang na loob kaya nasabi niya na mahal niya si Michelle. Talagang in denial pa ako, Papa Dudut. Hindi ko pa rin matanggap na ipinagpalit na ako ng aking asawa sa isang binabae. Umuwi si Hector sa apartment namin na galit na galit. Ano raw ang ginawa ko kay Michelle at nakikipaghiwalay na ito sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang totoo na pinuntahan ko ang kabit niya at sinabi ko na itigil na ang pagbibigay ng pera para sa anak namin. Maging ang sinabi ko kay Michelle na tigilan na si Hector ay sinabi ko rin sa aking asawa. Halos magwala si Hector at aniya hindi ko raw dapat ginawa yon. Paano na raw ang pagpapagamot sa anak namin, Papa Dudut? Hindi niya raw alam kung saan kami kukuha ng para sa maintenance ng anak namin. Sinabi ko kay Hector na gumawa siya ng paraan dahil siya ang tatay. Ang sabi ko pa ay ayoko nang malalaman na namamakla siyang muli para lamang magkaroon ng pera. Hindi ako namamakla. Mahal ko si Michelle, ang turan pa ni Hector. Mahal mo siya dahil sa pera niya. Ako at ang anak natin ang totoo mong mahal at hindi si Michelle. Dahil kung totoong mahal mo siya, sana ay iniwanan mo na ako matagal na. Pagpipilit ko. Hindi ko alam, naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Umiiling na tugon niya. Hector, hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo para magkaroon ng maraming pera. Magtutulungan natin ang pagpapagamot ng anak natin. Kaya natin yun. Pagbibigay ko ng pag-asa sa aking asawa. Kulang na nga sa pang-araw-araw natin ang sinasahod ko, Kimberly. Sa ginagawa mo, parang hinahayaan mo na unti-unting mamatay ang anak ko. Bulyaw pa niya sa akin. At ako, paano ako? Hindi ba parang pinapatay mo rin ako sa ginagawa mo? Kapag pinupuntahan mo si Michelle, para mo akong sinasaksak ng paulit-ulit. Umiiyak kong sigaw. Sana
Mapanindigan mo yung mga ginawa mo at hindi mo pagsisihan dahil kapag may nangyaring hindi maganda sa anak ko, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. Galit na sigaw pa ni Hector. Papa Dudut, may parte ng utak ko na nagsisisi bigla sa aking ginawa. Pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ang aking aksyon. Ayoko nang magtiis pa sa pangwawalang hiya ni Hector at Michelle sa akin. Kaya ang lakas ng loob nilang magkita palagi ay dahil hindi ako ang kumikibo noon at hinahayaan ko lamang sila. God will provide. Yan ang iniisip ko. Alam ko na hindi kami pababayaan ng Diyos. Sinubukan ko manghiram sa mga kakilala ko kahit alam ko na wala rin sila. Nangutang ako sa mga nagpapautang na may malaking tubo. Nakiusap ako sa nanay ko na baka pwedeng bantayan niya ang anak ko para makapaghanap buhay ako. Nangako ako na bibigay na lamang sa kanila kapag sumahod na ako. Bumalik ako sa pagtatrabaho para meron kaming pandagdag ni Hector sa pambili ng kailangang gamot ng aming anak. Siniguro ko rin na naputol ng ugnayan nila Michelle at Hector. Sa tingin ko naman ay hindi na talaga sila nakikita dahil trabaho-bahay ang naging routine ni Hector. Yun nga lang ay napansin ko na naging malungkutin ang aking asawa at parang tuluyan na siyang nawala ng gana sa akin. Kahit na hindi niya sabihin ay nararamdaman ko na ang dahilan ay si Michelle. Nagkakaganon siya dahil matagal na silang hindi nakikita ng dati niyang kabit. Lumipas ang mahigit isang taon, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos ay nairaraos namin ang aking asawa ang gamutan ng anak namin. Yun nga lang ay maraming pagkakataon na talagang kinakapos. Kaya naman nauuwi sa pangungutang. Lumipat na rin kami sa mas mura at mas maliit na apartment upang makatipid. Akala ko noon ay ayos na ang lahat pero talagang sinusubok ako ng Diyos. Habang nasa trabaho ay tinawagan ako ng line leader namin. Ani ay panay daw ang tunog ng cellphone ko sa locker room. Sagutin ko raw muna at mukhang importante. Kinakabahan akong tumakbo sa locker room at ang daming miss call ng nanay ko. Tinawagan ko siya para malaman kung ano ang sasabihin niya. Ano ka ba naman, Kimberly? Kanina pa akong tumatawag, hindi ka sumasagot. Inis na bungad ng nanay ko. Nasa trabaho ako, nay eh. Bakit po ba? May problema ba? Kinakabahan kong tanong. Yung anak mo ay sinugod namin sa ospital. Namumutla at ang lamig ng buong katawan. Bilisan mo at pumunta ka rito at hindi ako marunong makipag-usap sa mga doktor. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi nila. Nag-i-hysterical na sagot naman ni nanay. Para akong tinakasan ng kaluluwa sa aking mga narinig, Papa Dudut. Matagal akong napatulala at hindi nakapagsalita. Kung hindi pa ako sinigawan ng nanay ko sa kabilang linya ay hindi pa ako kikilos. Nag-undertime ako sa aking trabaho at dumiretso sa ospital. Kinausap ako ng doktor at tinanong kung may history ng heart problem ang anak ko. Nang sabihin ko ang kondisyon ng anak ko at ang operasyon niya na pinagdaan na noon ay nagsagawa ulit ng maraming test sa anak ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na kailangan ulit operahan ng anak ko sa puso at kailangan ng malaki-laking halaga. Nakatulala ako nang umuwi sa apartment. Pagdating ni Hector ay sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Umiyak lamang siya. Pagkatapos ay sinabi niya na maghahanap siya ng pwedeng mahiraman ng pera para sa operasyon. Kanino ka manghihiram ng pera? Kay Michelle ba? Nanginginig ang boses na tanong ko. Sa tingin mo ba pagkatapos ng mga sinabi mo noon kay Michelle ay tutulungan pa niya ako? Hindi na, Kimberly. Kaya kung ako sa'yo, kumilos ka na rin. Gumawa ka rin ng paraan para makaipon tayo ng pera para sa operasyon ng anak natin na nasa ospital. May himig ng panunumbat na sabi pa ni Hector. E teka lang, bakit sa tono ng pananalita mo ay parang sinasabi mo na kasalanan ko ang lahat ng mga nangyari ngayon? Galit kong tanong. Sinasabi ko na sa'yo dati, sana hindi mo pagsisihan ang ginawa mong pagputol sa relasyon namin ni Michelle. Ilang beses bang hindi nakakainom ng gamot ng anak natin nang ihinto na niya ang pagbibigay ng pera sa akin? Maraming beses yun. At ngayon, eto na ang resulta nun, Kimberly. Ooperahan na naman ang anak ko, sigaw ni Hector. Walang iya ka? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ka na may kabit ka? Hayaan kong basasin mo ko at ng kabit mo? Ganting sigaw ko.
Ginagawa ko yon dahil sa anak natin. Kaunting sakripisyo lang, hindi mo pa nagawa. Turan pa ni Hector. Kulang na lang ay ikutin ko ang buong Pilipinas sa paghahanap ng pwedeng makuhanan o mahihiraman ng pera, Papa Dudut. Lumapit na kami sa mayor at may mga katungkulan sa aming lugar pero hindi pa rin sapat ang perang aming naligom. Malaki pa ang kulang at ang gusto ko sana ay maoperahan kaagad ang anak ko dahil para akong pinapatay kapag nakikita ko siya sa ospital na nahihirapan. Hanggang sa pumasok sa isipan ko na lumapit kay Michelle. Siya talaga ang unang taong pumasok sa utak ko na makakatulong sa amin pero sinabi ko sa aking sarili na hindi ako hihingi ng tulong sa kanya kahit na anong mangyari. Pero dahil sa oras na ang kalaban namin at nakasalalay na ang buhay ng aming anak ay muli kong pinag-isipan ang ideyang yon. Sa huli ay nilunoko ang aking hiya at pride. Mag-isa akong pumunta sa bahay ni Michelle. Sinabi ko sa kanya na kailangan ni Hector ng tulong niya dahil kailangan ulit ng operasyon sa puso ng aming anak. Nung una ay nagmamatigas pa siya, Papa Dudut. Aniya ay nagsasayang lang ako ng oras sa pagpunta ko sa kanya dahil tapos na siya kay Hector. Ang kapal daw ng mukha ko na bumalik sa bahay niya at nagmamakaawa matapos kong pagmataasan siya noon. Tumalikod na si Michelle matapos niya akong palayasin. Paig na akong magkaroon kayo ng relasyon ng asawa ko. Si Hector kapalit ng buhay ng anak ko. Parang awa mo na, Michelle. Tulungan mo ako. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Umiiyak kong sabi habang unti-unti akong lumuhod sa harapan niya. Hinarap niya ulit ako at parang nag-isip habang nakatingin sa akin. Hanggang sa sinabi niya na pumapayag na siya. Papuntahin ko raw si Hector sa bahay niya mamayang gabi. Hindi ko alam kung matatawag ba akong ulirang ina o isang tangang asawa dahil sa ginawa ko, Papa Dudut. Wala na kasi talaga akong maisip na pwedeng tumulong sa amin kundi si Michelle lamang. Nang sabihin ko kay Hector ang aking ginawa ay nakita ko ang tuwa sa mukha niya. Niyakap pa niya ako at nagpasalamat. Masakit bilang asawa na hinahayaan kong magkaroon ako ng kahati sa aking mister. Ngunit iniisip ko na ginagawa ko yon para sa aking anak. Hindi ako nakatulog ng gabing pinapunta ko si Hector sa bahay ni Michelle. Iyak lamang ako ng iyak, parang tinotorture ko ang aking sarili sa pag-iisip sa kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Kinabukasan ay bumalik na sa bahay si Hector at masaya niyang binalita na maooperahan na ang aming anak. Sasagutin daw ni Michelle ang lahat ng gastos at kahit ang gamutan matapos ang operasyon. Hindi na kailangang sabihin pa ni Hector sa akin ang kapalit ng lahat ng yon dahil alam ko na kung ano yon, Papa Dudut. Isang linggo ang nakalipas at inoperahan na ang anak ko. Kahit papaano ay nakampante ang aking puso na ligtas na siya sa kapahamakan. Hanggang sa kasalukuyan ay may relasyon pa rin si Hector at si Michelle. Patuloy ang pagsustento niya sa pangangailangang medikal ng aking anak. Masakit pa rin pero sanay na ako. Nagtitiis na lamang ako kapag alam ko na magkasama ang asawa ko at ang kanyang kabit na bading. May hinala rin ako na alam na ng pamilya ni Hector ang pakikipagrelasyon nito kay Michelle dahil nang minsang isinama ni Hector sa birthday ng tatay niya si Michelle ay sobrang maghiliw ang buong pamilya ni Hector kay Michelle. Ako pa nga yung parang hindi belong sa kanila. Sa totoo lang ay maraming beses ko nang pinag-iisipan na hiwalayan na po si Hector. Pero kapag iniisip ko na mas magiging masaya sila ni Michelle, kapag nawala ako sa picture ay umaatras ako. Mahal ko pa rin kasi si Hector sa kabila ng sakit na ibinibigay niya sa akin. Siguro ay habang buhay na lamang akong magpapakamartir at masasaktan. Dito ko na po tatapusin ang aking sulat, Papa Dudut. Salamat sa pagbabasa at pagbabahagi sa libo-libo mong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Kimberly. Love hurts sa pag-ibig. Hindi talaga natin maiiwasan na masaktan pero kung puro sakit na lamang at wala nang saya at pag-ibig ay hindi ba dapat ay umalis na po tayo? Kapag nasanay ka na kasi sa sakit ay magiging normal na ito para sa'yo. Iisipin ng partner mo na ayos lang pala sa'yo ang saktan ka. Kasunod noon ay mawawala na siya ng respeto para sa'yo.
Sa sitwasyon po ni Kimberly ay nakita natin kung gaano kalaki ang sakripisyo niya bilang isang ina. Hindi kaya ito na ang tamang oras para pag-isipan mo ng mas mabuti ang sitwasyon ninyo ng iyong asawa? Sa dami ng taon na nasasaktan ka, hindi kaya ito na ang panahon upang isipin mo ang iyong sarili? Hindi mo deserve ang habang buhay na masaktan. Deserve mo ang magmahal at magmahal ng walang kahati. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Sa Papa Dudut Stories, huwag na huwag kakalimutan na suportahan po ang ating channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe at pag-i-invite sa inyong mga kaibigan na manood po ng ating mga episodes. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga OFWs na suki natin sa ating programa. Nababasa ko po ang inyong mga komento. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.